Mundo Vlog. So, welcome back to our channel. So, nandito na naman ako para mag-vlog ng isang motor na which is Super Sports ng Kawasaki. So, nandito na sa likod ko, ito ang ZXLRR na 2023 model. So, pag-usapan natin ngayon kung magkano yung price, specs, at ano ba talaga yung nasa electronics ng Kawasaki na ZXLRR. So, bago mo ng lahat, so, ipakikita ko muna sa inyo kung gano'ng kaganda ang ZXLRR. Engine type, 4-stroke, inline 4, double overhead cam, and liquid cooled. So may displacement naman siya ng 998cc. So pag-uusapan naman natin yung max power niya ay 211.21 horsepower at 14,000 RPM. So max torque naman ay 111.8 Newton meter at 11,700 RPM. So transmission, 6-speed, curb mass ay may timbang siya na 206 kilograms. So, sa nagtatanong dyan kung ilan ba yung fuel capacity ng ZXLRR, ay meron siyang 17 liters. At ang SRP price naman niya ay nagkakahalaga ng 1,550,000 pesos. So, ito na. Mag-uusapan natin ngayon ang mga electronics ng Kawasaki ZXLRR. Alam niyo ba na meron naming apat na electronics ang ZXLRR? So, iisa-isahin natin ngayon kung ano ba ang mga iyon. So, una, electronic throttle valves. Pangalawa, ABS o anti-lock braking system. Pangatlo, SKTRC, Sport Kawasaki Traction Control. Pangapat, KLCM, Kawasaki Launch Control Mode. Panglima, KEBS, Kawasaki Intelligent Braking System. Pang-anim, Kawasaki Engine Brake Control. Pang-pito, Kawasaki Quick Shifter. Pang-walo, Power Modes. Pang-siyam, EMU o Inertial Management Unit. KCMF, Kawasaki Cornering Management Function. Pang-labing isa, Electronic Cruise Control. Labing dalawa, Economical Riding Indicator. Labing tatlo, smartphone connectivity. Labing apat, horizontal backlink suspension. So ngayon, ipakikita ko sa inyo kung ano ba yung mga kinabit ng Kawasaki sa ZXLRR na 2023 model. Naka 4.3 inches TFT display with smartphone connectivity. Naka all-in stabilizer. Naka full LED lights. Okay, punta naman tayo sa suspension ng motor. Front suspension ay may 43mm inverted balance free fork, adjustable stepless rebound and compression damping, spring preload adjustability with 4.7 inches. Rear suspension naman, horizontal bunkling with balance free gas charge shock, stepless, dual range, low high speed, compression damping, stepless rebound damping, fully adjustable spring preload with 4.5 inches. Punta naman tayo sa braking system. Front brakes, intelligent braking system o KIBS, Brembo dual semi-floating 330mm disc
with dual radial mounted monoblock 4-piston calipers. Rear brakes naman ay may Kibbs controlled single 220mm disc with aluminum single piston caliper. Dito ko talaga masasabi na super advanced talaga ng braking system ng Kawasaki. So meron ka ng ABS o anti-lock braking system at meron ka naman KIBS na Kawasaki Intelligent Braking System. So saan ka pa? So feel ko talaga safe ako dito sa braking system ng Kawasaki. So pagdating naman sa sukat ng gulong, front tire size ay 120x70x17. Rear tire size naman 190x55x17. So ang ginagamit pala na tire nito ay Pirelli Jablo Super Corsa at ang kanyang frame type naman ay gawa sa aluminum perimeter. So punta naman tayo sa dimension ng motor. So overall length is may sukat siya na 82.1 inches. So overall width naman ay meron siyang 29.5 inches. So ground clearance ay meron siyang 5.3 inches. Seat height naman ay meron siyang 32.9 inches. So other features, ang Kawasaki ZX-10RR ay equipped with Marchesini fork wheels o mas matibay pa sa alloy o magaan pa sa alloy. So mas maganda talaga ito gamitin sa racetrack dahil nakapagaan ito. So pangalawa, naka-titanium camshaft na rin siya. So pangatlo, race ready. At sa hindi pala nakakaalam, nanalo na ito sa World Superbike title for 6 years in a row since 2015 to 2020. So ito pala sa hindi din nakakaalam, once a year ordered basis only sa lahat ng mga dealer. So ito pala ay 500 units na produced by Kawasaki lang. So lahat worldwide na yan, 500 units lang gagawin nila per a year. So yun, yun ang lahat ng specs at other features ng Kawasaki ZX-10RR. So maraming salamat at sana meron kayong napulot at nakatulong din ako sa inyo. So don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi kong sa bawang video. So RR Photo Vlog, peace out!